guys, welcome to another day and another vlog. Welcome back to my channel. Thank you so much sa mga lahat na nag-subscribe and sa mga nag-share, nag-like ng mga previous videos natin. So, today is the 7th episode of Pitero Tips. Yan. Kung hindi yun para napapanood yung mga previous vlog ko, no? I'll put the link in the description box below. Feel free to check it out. So, for today's vlog, pag-uusapan natin mga bagay na kailangan nyong maintindihan and malaman if you have a family member or you happen to know someone na nagkaroon ng stroke. I'll try my very best na i-explain sa inyo na maintindihan nyo ng maayos, no? Kung ano nga ba yung mga bagay na yun, para naman hindi nyo masabi one day naging careless ka, no? Kasi marami ngayon sa atin yung parang hindi ba aware, negligence na lang ng ibang tao. Marami na tayong resources ngayon, lalo sa internet and sa YouTube, sa Google, ganun. Isang search mo lang, isang tap mo lang, isang click mo lang, nandiyan na kaagad, no, sa internet. Wala ka na talaga rason para, you know, parang minsan kasi effort na lang yun din ng tao na parang ang sayang naman, sana may nagawa ako, ginawa ko tong ganito, no, para maiwasan or para hindi na maulit, para hindi lumala yung stroke ng kakilala mo, di ba? Kung hindi pa nangyayari, maiwasan siya, di ba? As soon as possible. I hope you like this video and might as well share it, no, if you find it helpful. Okay, so let's start. Ano nga ba yung stroke, no? Ang stroke kasi may dalawang klase yan. It's either ischemic or hemorrhagic. Ano yung ischemic? Parang ischemic, ano ba yun? No? So, yun ang nangyayari dyan. Ugat natin na dinadaluyan ng dugo, nagkaroon ng bara, barado, pwedeng fat, no? Fatty deposits, or kung ano-ano dyan, and hindi makadalo yung dugo. Yan yung una. Yung pangalawang stroke, hemorrhagic. Yung hemorrhagic na stroke naman is pumutok yung part ng ugat sa ulo mo, no? Nade-deprive ng oxygen yung utak natin, nagkakaroon ng weakness, no, sa katawan ng tao. Oxygen is napaka-importante, no, sa brain kasi yun yung nag-fuel ng utak natin. So, pag yan na-deprive, mamamatay yung ugat na yan. Ano yung unang-una na ma-advise ko, no? Pag meron kang kakilala or ikaw mismo nagkaroon ka ng stroke, always have hope. No, hope. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Kasi ito yung palagi kong sinasabi sa mga pasyente ko, mawalan man ng pag-asa ang mundo, ang lahat ng tao or lahat ng tao sa paligid mo, importante ikaw sa sarili mo, hindi ka nawawalan mo. No? Kasi walang ibang makakapagbigay nun sa'yo, kundi ikaw mismo, sa'yo na galing. Yung ma-advise ko, pag meron kayong kakilala na merong, hindi lang stroke ka, pag merong masakit, there's no point of saying or even thinking negative things. Never and ever makakatulong na meron kang i-comment na something or mag-iisip ka ng something na negative dun sa sitwasyon. Okay, hindi ko maiwasan mag-isip ng negative kasi negastar ako, negatron ako. Hindi ko maiwasan. Okay, kung hindi mo maiwasan, at least keep it for yourself, diba? Bawal ang negastar, bawal ang negatron, no? Pag meron kang stroke. So always think positive kasi pag nag-think ka ng positive, it will reflect in you and your body know as well na okay, positive tong taong to. Gagaling ka kaagad, diba? So, ito pinaka-common, no, na question na naririnig ko to. Hindi lang sa patient, pero sa, especially sa family members. What are the chances that I'll be able to walk again? Or what are the chances that I'll get better? Yun yung tanong, no? Makakalakad pa ba ako? Makakatayo pa ba ako? Makakakain pa ba ako mag-isa? No, very common. And honestly, yan yung isa sa mga pinakamahirap na tanong na most of the time, naka-cut off guard ako. At that moment, hindi kami makakasagot kaagad,
no, ng or certain time or specific time kung kailan ka talaga or kailan mo talaga ma-achieve yung isang bagay na yon, no, or kailan ka makakatayo, kailan ka makakalakad dito. Few days after na magkaroon ka ng stroke, merong nangyayaring inflammation or swelling sa loob ng utak ng tao. Pag nag-start na mag-subside ang swelling na yan, dun na nag-uumpisa na makaka-recover, no, yun. What are the chances na he or she can walk again or can do things that she was doing before? So it depends on a lot of factors. So ito depende, unang una, depende sa age ng tao. So kung mas bata ka, mas mataas and mas mabilis yung chances mo na makaka-recover ka kaagad. No, that's the truth. No, pero pag medyo may edad-edad ka na, let's say 60 up, no, syempre, medyo mas mababa yung chances mo na makaka-recover ka compared doon sa mas bata. Depende rin sa lifestyle ng tao. Lifestyle mo before ka na-stroke or before yan nangyari sa'yo. Ano ka ba? Regular ka bang nag-exercise? Active ba yung work mo? Hindi ba yung panay-upo lang? Healthy living ka ba? Healthy ba yung mga kinakain mo? No, mga ganon. Into sports ka ba? Okay, so yun, self-explanatory na yun. Of course, pag mas active yung tao, mas mabilis din siyang makaka-recover compare doon sa mga taong couch potato or sedentary. Tayo doon sa sinabi ko kanina, bakit ko sinabi kanina na parang yun yung pinakamahirap na sagutin, no? I'll just make it clear kung bakit napakahirap na sagutin yung parang kailan ka ako makakalakad? Or, diba, timeline kung kailan makakalakad yung nanay ko. Kasi, no, hindi nga pare-pareho yung lahat ng cases ng stroke. Depende kung paano mag-respond yung pasyente sa ginagawa naming exercise. Siguro, sa kalagitnaan siguro, meron kasi mga pasyente na nakaka-respond kaagad, mabilis mag-recover dun sa nangyari sa kanila. Meron namang ang bagal, no? Dahil nga sa certain factors na sinabi ko kanina, sa age, lifestyle. Hindi porke merong kakakilalang stroke na gumaling siya after 6 months, let's say, ang kakilala mo or yung family member mo, ganun din yung mangyayari. Next na kailangan nyo malaman is very crucial sa isang stroke yung 6 months na rule. So, merong 6 months na rule. What do you mean by 6 months na rule? So, the day after your stroke and up to 6 months, yan yung pinaka-crucial na stage ng stroke. So, which means na yan yung time na pag na-engage siya kaagad sa exercises, no, sa activity, no, mas mataas yung chances niya na makaka-recover or near normal na makabalik dun sa previous activity niya kaya niyang gawin. So, minsan, 6 months to a year, no? Pero after that, after 6 months, medyo mabagal na. Mabagal na yung progress. Kaya nakikita ninyo, pag yung stroke ng tao, is 3 years ago pa, 2 years ago pa, parang, ano na, maliit na talaga yung chances na, alam mo yun, makakapag-progress ka pa, no, kung ano man yung nakikita mo sa kanya ngayon. Pero, as I've said, don't lose hope. Yun yung number one rule, don't lose hope, kasi hindi lahat ng stroke pare-parehas, no. Think positive, gawin nyo pa rin yung part ninyo and makikita at makikita nyo rin na meron at merong effect yan. Hindi pwedeng walang effect yan. Di porke merong 6 months rule, hindi ka na magpaparehab after 6 months or hindi ka na magpaparehab after a year, no? Hindi ganon. So, meron at merong effect yan. Pero, sinasabi ko, what I am trying to say is very crucial yung 6 months. Kasi, kaming mga PT, nag-uumpisa kaming mag-rehab kahit nasa ICU pa yung pasyenteng nag-stroke. As long as stable na yung vital signs niya, pwede na kaming makapag-exercise, ginagalaw na namin yan, no? Ganun ka-importante na as early as that moment, kahit nasa ICU ka, na kailangan ng intensive care, ginagalaw na yung pasyente. So, if you think about it, parang what more, di ba, paglabas niya ng ICU, na nasa private room ka na, no, or nasa bahay ka na, mas lalong kailangan mo ng exercise. Okay, so isa pang napaka-importante na kailangan nyo maintindihan is, if nagkaroon ka ng major na stroke, okay, sinasabi ko major na stroke, mamaya i-explain ko yung isang part niya na milder,
But pag nagkaroon ka ng major na stroke, hindi mo ma-assure, no? Yan na lang yung sasabihin ko. Like, hindi mo ma-assure na makakabalik ka 100% no, sa normal and the usual activity na nagagawa mo noon, no? Pwedeng ma-achieve natin yung near normal, no? Pero meron at merong, alam niyo yun, residual na manifestation sa katawan mo. Meron ng part ng brain natin na na-damage, no? And once na natamaan yan, ano, maghahanap ng way ang utak natin para ma-achieve yung gusto niyang ma-achieve, no? Maghahanap niya ng different path, no? Para ma-achieve yung pagalaw, for pag-open-close nito, for example. Pero meron at merong matitira, no, na residue. Let's say residue sa utak ng taong nagkaroon ng major na stroke. So, it's safe to say na parang near normal yung ma-achieve, pero not totally 100%. Okay? Except lang kung nagkaroon ka ng mild stroke. So, dyan na yung sinasabi ko. Merong major, meron namang mild stroke. Yung mild stroke is, tinatawag yun siya in medical term na transient ischemic attack. So, nagkaroon ka ng stroke, pero after 24 hours, naka-recover ka kaagad. Which means na after 24 hours, back to normal ka. Like, 100%, parang hindi ka na stroke. 100%, okay na yung muscle strength mo, nakakalakad ka pa rin, nakaka-jog ka pa rin, like, okay na okay ka. So, yan yung mild stroke na tinatawag. Pero, pag nagkaroon ka ng major na stroke, no, meron at merong matitirang manifestation sa katawan mo. It's either humina yung grip mo, humina yung kamay mo, yung paa mo, hindi na even yung smile mo, like this. Ganyan kasi merong mga stroke, di ba, na tabingito kasi nga weak na yung part ng muscle dito. Other side of the face, merong mga ganon. So, it depends. Meron din namang mga stroke na nangangailangan na ng lifetime na treatment, no? Lalo na pag meron ka ng medyo may edad-edad na, medyo kailangan ng maintenance na treatment dyan, okay? So, I understand, lalong-lalo sa sitwasyon natin sa Pilipinas, not all can afford physical therapy, kasi I understand na mahal talaga siya, no, per session. For first, pwede kayong mag-avail ng PT for a month. It's very important na merong family member na nakakasama yung pasyente para mag-observe, no, kung ano yung ginagawa ng physical therapist dun sa pasyente. Na that way, at least makikita mo na family member, makikita mo yung ginagawa ng PT, pwede mo siyang gayahin at home. And maraming equipments, no, sa rehab na makikita mo na pwede siyang gawin improvise sa bahay, no, just like the pulley para yung sa kamay, napaka-spastic niya, matigas siya, especially pag matigas yung kamay mo, napakaganda ng pulley. So pwedeng gawin yan sa bahay. Pwede kayong mag-improvise ng ganyan, pwedeng bumili ng mga cycle, yung stationary cycle, no, things like that. So, mas maganda, I really advise na you try physical therapy first, no. Kung hindi talaga afford, gawa ng paraan. Kasi napaka-importante nun na makita ninyo kung anong ginagawa ng PT sa rehab para gayahin nyo siya sa bahay or magpaturo kayo, okay? Huwag mahiya sa PT ninyo kasi very generous yung mga PT na yan. Tuturuan na tuturuan kayo because we do understand na mahal talaga magpa-rehab, okay? Importante din na huwag kayo yung parang self-treatment na wala kayong ka-idea, di ba? You take 1 month na treatment session, magpaturo kayo sa PT kung paano gawin yung exercises at home, and yun, gawin nyo siya sa bahay, okay? But with supervision of your physical therapist para safe pa rin tayo because safety first, okay? Oh, siguro meron din kayong mga kilala, no, na mga nagkaroon ng stroke na bigla na lang tatawa, bigla na lang iiyak. And that's normal kasi meron talagang mga ganong klaseng stroke na emotional labil, no? Parang masyado silang emotional kasi merong part ng brain na naaapektuhan din diyan kaya sila ganyan, no? Meron namang nakakapagsalita, grabe magsalita pero hindi pa lang okay yung cognition niya, hindi pa lang siya nakakaintindi. So merong mga ganon. So okay, maintindihan yung emotions nila. And they are very prone to depression, hindi lang naman yung mga stroke patients, no? Kahit anong sakit, lalo pag chronic, matagal na siya, very prone to depression. So kailangan talaga yung emotional support, yung moral support ng family,
always be there for them, talk to them kahit hindi sila nakakapagsalita. As I've said, merong mga stroke na nakakaintindi kahit hindi nakakapagsalita. So, importante kahit hindi sila nagre-respond, kausapin at kausapin niyo pa rin sila. So, the last thing na gusto kong i-share sa inyo is meron tayong tinatawag na stroke and evolution. Okay? Is pag nagkaroon ka na ng stroke, it's either mild or major na stroke, basta nagkaroon, meron kang history na ng stroke, there's a higher risk for you na maulit yung stroke na yon. So, usually, after stroke, merong binibigay yung doctor ninyo na maintenance, no? Na medication. Nga siya tinawag na maintenance kasi it's a lifetime na treatment, no? Or lifetime na medication ninyo. Which means, hindi pwedeng i-stop yan. Unless, no, sinabi ng doktor na you have to stop it or you have to change the dosage of the medication. So, yun lang. You have to follow it, of course. Pero, pag walang instruction na ganon, meron kasing ibang nagsiself-medicate, sinastop nila yung maintenance nila. And yung tendency, kasi nga, okay naman ako, a few days, a few weeks, okay naman ako. Hindi ko na kailangan ng maintenance. Then, without them knowing na suddenly, biglang abrupt, nag-shoot up yung blood pressure mo, hindi mo alam, no? Lalo pag wala namang tao sa bahay na marunong mag-take ng blood pressure, di ba? Talagang problema, malaking problema yan. So, and nakakatakot ng stroke and evolution, no? You have to understand kasi, for example, na stroke ka, medyo easy-easy nakakapaglakad pa rin after ng stroke. Iika-ika, let's say, iika-ika. Pag yan, nag-second time, na stroke ulit, expect mo na mas malala ang stroke na yan. You have to take your medications. Pag maintenance, bawal i-stop, no? And also, consult your doctor all the time, no? Para safe tayong lahat, okay? And always, regulate your blood pressure. Huwag magpakampante. Yan yung pinaka-problema. Huwag magpakampante. Hindi porke nakakapaglakad ulit is basta-basta na lang, no? Bumalik sa dating trabaho, di ba? Yun lang guys, mga bagay, and napaka-importante yung mga bagay na you have to understand and you must know, and pwede nyo siyang i-share, no? If meron kayong mga kilala na family members or a friend, mga tito, tita, ganun. Thank you so much guys, I hope you find this vlog helpful. Sa mga lahat na nagko-comment, nababasa ko yung lahat. I really appreciate it. So, thank you so much. Happy 210 subs! Wow! 210 subs! So, thank you so much. Sa 210 na yan, maraming salamat sa pagtitiwala ninyo. And thank you for inspiring me to do more vlogs like this. Okay? Thank you so much, guys. God bless everyone. I love you all. Bye!